Medyo nakakabalik sa simula. Pero pag natuto naman yan, labot kayo sa susunod. Oo, sabi kayo sa isa. Okay, so happy Valentine's po! Happy Valentine's! Ano po ang inyong mga date? Kaya po ay ba nandito? Yes! Okay, so, ako ba? Okay, sige. Ano natin? Ah, medyo date na tayo. Okay, yung ganyan. Ayan. Okay, so today, no, i-enhance lang natin yung ano, yung knowledge nyo about sa DTC. Actually, technical training to. So, kasi kadalasan po ng mga sumasali, after sumali, hindi na nila alam kung paano galawin yung... Ah, pakilala po muna ako. Sige po. Papakilala po. Explain ko po muna yung ano natin, ha? Okay. So, kadalasan po, hindi po na-explain sa mga new distributor kung paano kong gawin ng paano i-manipulate yung DTC, kung paano galawin. Basta nakita lang nila, yan. So, basta ano lang, check mo yung DTC mo, genealogy, hindi po nila alam. Okay? So, for today po, ako po yung magpe-present. My name po is Andrian Kamandang po. Okay? Andrian na lang, huwag na yung Kamandang. Okay? So, tatlo po yung main groups ko po. So, I'm ano po, medyo nagbi-video po ako kasi sa totoo lang po, mahirap po mag-explain ng DTC online. So, kaya po may ipapa-video ko po para pwede ko pong i-share. Okay? So, tinry ko po kasi mag-explain through Facebook chat, Facebook call. Dumudugo na po yung ilong ko, hindi pa rin maintindihan. So, ito po, makakatulong po sa inyo. Iiwan ko po yung slides dito, pwede nyo pong copyahin. Okay po? Okay. Okay, so simulan na po natin. Okay, meron po tayong seven levels. Okay, so number one, understand your DTC. Number two, dashboard. Number three, points. Binary, commissional, positional points. And number four, yung drop-down menu. Mamaya po, ipapakita ko po kung ano po yung drop-down menu po. Kasi marami pong mga menu dyan na hindi nyo po alam kung paano gawin, paano intindihin. Okay? Okay, ano po muna ba yung DTC? DTC, it means Data Tracking Center. Ito po yung tinatawag minsan na distributor website. So, di ba, kapag nagpapamember, sasabihin meron kayong sariling website. Ito po yun. Dito nyo makikita ng mga distributor kung, ayan po, we can view and manage his account reflecting to the personal information. Genealogy, yung kita po. Kung paano kayo mag-encash, nandun din po. Nandito din po sa DTC, meron din po kayong members login. Di ba kung mga nag-member po kayo, meron po kayong username and password? Yes. Okay, so dito din po nyo yung gagamitin. Okay, and above all po, ito po yung talaga magiging account nyo sa InGlobal. Okay, so yung kanina po sabi po, di ba, magiging para yung membership card, it's proof to you na official member ka. Tama po ba? Yes. Actually, mas may official member, ano pa dyan, official na katibayan. Once you have DTC, it means official member ka na po. Ulitin ko po. Once you have DTC, official member ka na po. Marami po kasi ako mga members na wala pang ATM and ID, akala nila hindi sila member. Pinapakita na yung DTC, and they gusto ko makita yung ID ko. Okay, meron ba kayong mga experience na gano'n? Yes. Okay, ito po ipaliwanag nyo, once na na-encode na po, official member na siya. Ang maganda naman po dito sa Singapore, yung membership card po, minsan hindi naman natin kailangan ipakita pa. Tama po ba? Basta ipakita, ibigay nyo lang yung SNG account nyo or yung user ID nyo, bibili na kayo ng membership price. Pero sa Philippines po, kailangan po yung membership ID. Pero may mga BCO po na inaallow nila kahit wala. Okay? So, depende po yan. So, dito po. Yung dashboard. Ano po ba yung dashboard? Ito po yan. Okay? Once you log in, ito po ang bubungad sa inyo. So, bigyan ko po kayo ng brief na example. So, dito po, makikita nyo po yung accounts. Kung gusto nyo pong mag-additional account, ikiklik nyo lang po ito. Yung power of the day, kung excited po kayo, no? May gusto po kayong gusto niyo isang bulat, no? Hindi enough yung Facebook, pwede po kayo dito. Ito nga, may power of the day, pwede po kayong mag-post diyan.
So makikita po yung ibang ng members nyo or ibang in global members, makikita po yan sa dashboard nila. Okay? Katulad nito ni Rustan Mariari, when obstacles arise, you change your direction to reach your goal. You do not change your decision to get there. E malay nyo, what if makita ng members nyo yung pangalan nyo dito? Oh, di ba? Screenshot nila agad yan. Apply. Nasa dashboard ka, kilala ka na. Tama ba? So, lagyan nyo po ng minsan power of the day. Galawin nyo po yan. Bangko application. Okay? So, tayo po dito, it's China Trust po, no? So, kung gusto nyo pong mag... Alam po sir, yung bangko is for Philippines lang. Meron po tayo BDO MasterCard for international. Okay? So, bangko po kasi, it's a BPI. Pang Philippines lang po yun. Yung user, yung password ng ATM po, sinisend through ATM at through SIM card. Okay? So, since SIM card po sa Philippines, hindi naman nag-work dito, hindi nyo po makukuha yun. So, sa atin po, dito sa Singapore, it's BDO. Kaya po meron kayong mga application form dyan na BDO. Okay? So, Korea trip, pag meron pong mga trip ang in-global, dito nyo po makikita. Once nakinlink mo yan, makikita nyo po kung ano na yung status nyo. Okay? Greetings from Board of Directors. Sino po dito yung kaka-encode lang? Yung may na-encode na. Di ba kapag bagong encode po, pag nag-login tapos nag-password, may biglang bubungad na video. Yun po yun. Kaya lang po, pag bagong member po, tatlong beses lang. Halimbawa po, si Sir, binigyan ko siya ng bagong account. Pag binuksan niya po yung, pag nag-login po siya, before niya po makita to, may video po muna lalabas. Tatlong beses po yun. Halimbawa, nag-logout po siya, nag-login, video ulit, logout, login, video ulit, pang-apat po, wala na. Pero kung gusto niyo pa rin paulit-ulit, i-click niyo po dito, ha? Kung gusto niyo lagi kayong binabati, i-click niyo po dito. Tapos mamaya po yung Timekeepers Club, mamaya explain po natin yan. No? So dito rin po malalaman nyo dito kung ilan po yung number of accounts. At malalaman nyo din po dito kung magkano na yung kita ng bawat account. Okay? So meron po mga members, sabi niya, pag nakiklik po siya dito, hindi lumalabas kasi kailangan niyo pong i-choose kung ano pong account ang gusto niyo tingnan. Okay, hindi po, dahil, again, kailangan niyo pong i-explain to, no? Na yung iba kasi hindi alam na kailangan palang i-click to bawat isa. Okay? Kailangan niyo pong i-click to bawat isa para makita niyo po ang bawat details ng bawat account niyo. Okay po? Then, dito po makikita, yung name po dito eh, tinakpan ko pa, kita pala dito. Okay? So, welcome Lorena, dito niyo po makikita kung anong ranking na. Okay, so for now, SD po siya, 51 points away. So ano yung 51? Yan yung po pababa po yan, ha? Hindi po paangat. Okay? Yung iba kasi, 90 points away. Akala nila malapit na sila mag-GE. Okay? Pabawas po yan, ha? Okay? Hindi po paangat. So 51 po, so kada encode ng product, bumababa po yan. Okay, ito po ngayon ang maganda sa in-global. May bago po. Dati po, hindi po tayo nag-maintain. Tama po ba? Sino po nag-maintain dito? Minsan po nakakalimutan yung mag-maintain. Tama ba? Yes. Ngayon, pag ngayon hindi pa kayo nakakapag-maintain, makikita nyo po na correcto. Yes. Yan, sinasabihan kayong mag-maintenance po kayo. Please be informed, you are not yet qualified. Pero once na nag-maintain po kayo, automatic po yan magiging green. At pag naging green po yan, meron pang another note na kailangan mag triple maintenance ka. Okay, so mamaya po yon. Dito naman po, yung mga first Sunday encoding. Kapag hindi ka pa po, pag wala kang Sunday encoding, dito po, lalabas po dito, ayan o, enjoy freedom when you purchase NPP package for this account. So ibig sabihin, wala pa. You want to earn more from your downline's GP registration, even Sundays? Ibig sabihin po, ini-encourage po kayo mag-NPP. So, ang maganda po ngayon, may in-world po. Tama po ba? Yes. So, may bago na po kayong NPP. Makikita nyo rin po dito, yung FSEP.
first Sunday encoding package. Okay? Nakalagay po dito no. Ibig sabihin po, pag nag-encode yung downline mo ng Sunday, hindi ka po kikita. Kasi naka-no po siya. So, overall po, makikita nyo po dito lahat kung ano yung details ng account nyo. Paano maging yes to? Mag-NPP po kayo. Okay? So, pag kinlig mo itong number 2, panibagong information ulit. Okay? So, dito po, ang nakaklik po dito, SNG57386. Okay? So, makikita nyo po yung available points dito. Sa left, 8 lang. Sa right, 234,000. Okay? So, malaki na, no? Yung iba sabi, Apsi, paano? Ang laki naman nakita ko. Wala pa ha. Points po ito. Yung kanina na-explain po, no? Yan po, no? Gusto na daw mag, ano? Gusto na daw mag-encash. Actually, ito po, tulog po ito. Pero sa pagkita, dami niyo daw kita. Sabi niya, Apsi, ano ko na to? Yung 8 pesos na ka to, no? Hindi po. So, ito po yan. Di ba kada global package, 1,200? Okay? So, yan, ha? So, na-accumulate. Ibig sabihin niya, yung right niya, napakadami. 234. Para malaman mo kung ilang downline, i-divide mo sa 1-2. Okay? Roughly. Kasi may mga points din yan. Okay? Para madali. Okay? Para madali. Balilin niyo po yung sarili niyo. Para madali, makita kung, para ma-project niyo kung magkano kikitain niyo, madali lang po yan. 234 po sa right, sa left, 8 lang. Tama ba? So, pag pinarisan po ito, magkano kita? Actually, roughly estimate, 234,000 din ang kikita. So, itong isang account na to may 234,000 po yan. Pag gumisik siya. Okay? Since tulog siya, wala siya kikitain, no? Okay, so dito mo rin malalaman. Okay, back to the right, you know? Total direct, total fair earnings, dito nyo po makikita. So, meron po ito, bago po ulito. This month, maintenance points. So, malalaman nyo po dyan kung nag-maintain na po kayo, kung ilang points na po ang na-maintain nyo. Okay, meron po dito, this month, flowback points. Mamaya po, i-ano natin yan. Then, baka mamaya, sasabihin ng ano, ang liit din naman ang kita ko. Baka kasi naka-SGD. Okay? Meron pong Pinas account. Okay? Sa SGD, magkano isang pairing? 45. Sa Pilipinas, 1.5. O, baka naman isipin nila, 1.5 Singapore dollar na yung kita nila. Naka-PHP pala. Okay? So, i-explain nyo po yan dito. Okay? Yan, dito na po tayo sa points. Dito po, madalas, hindi po alam kung paano i-compute. No? Pero dito po, hindi lang updated, no? Wala po yung mga burn products dito. Pero pag binasa niyo po ito, ma-explain na po lahat sa inyo. Pero bigyan ko na lang po kayo ng example. Okay po ba yun? Yes! Parang hindi naman kayo masaya na yung Valentine's. Yes! Okay? So meron po tayong tatlong classing points. Binary. Okay, ano ba yung binary? Ito po yung nagpapares. Okay? Again, pag may global package, ang isang global package, automatic po yan, 1,200 points. Okay? Ang kada isang product po, okay? Kada isang product, meron po siyang equivalent na binary points. For example po, complete phytoenergizer. Ilan po ang repeat binary points? 10. Sabi ng sampu. So, ilan pong complete para maka 1,200? 120 times 10 equals 1,200. So, kailangan mo magbenta ng 120 boxes. Sabi na, kasi bago naman ako makabenta nito, baka naman wala na ako makita may diabetes. Okay? Remember guys, ito pong 120, hindi nyo po bibenta alone to. Bigyan ko po kundi kayo ng example. Meron po kayong 1,200 points dito. Isa lang po ang na-member nyo dito. Pero dito, ang dami. Meron po kayong 120 na katao. Okay? Na-build nyo po yung ano, yung power leg na tinatawag. Pagdating dito, naubusan na. Wala na. Pero, bumibili naman po sila ng tig-isang box
ng complaint every month. O, dahil pinisang box, ilan yun? 10 points. At dahil 20 po sila, meron po 1,400 points. Pag yan po, nagpares, magkano kita? 25. Yan. Yan po yung tinatawag ng binary points. Okay po? Yes. Naiintindihan? Commissional points. Yan. Dito na. Medyo technical na po, ha? Commissional points. Ilabas nyo na yung mga ano nyo. Baka magduguan ng ilong nyo. Okay? So, pag may question po, tanong agad, ha? Okay. So, dito po, nakalista po yung commissional points. 225, 200, 400, 100. Madali lang po ito. Okay? Paano po yung commissional points? Di ba po may explanation po kanina? Kapag unilevel, ilang percent po ang bonus? 10%. Unilevel. 5%. Ito po ikaw, pag meron kang direct referral, 5% plus 5%. Tapos ito, succeeding hanggang sa mga 10, 5%. Okay? Computing ngayon natin yung kita. Halimbawa po, itong number 1 po, yung direct nyo po, bumili po ng isang complete. Okay? Magkano pong commissional points? 200. Yes, actually may 200 pesos na ako. Hindi po ah. Po, computing pa po yan. 200 times 5% equals, lang po? 10. 10 pesos. Ayan. Ang liit naman pala. Ang buko na nga magbenta. Okay. Para nga pong in-check. Konti kita pero dami. Okay? 10 pesos po. Okay, halimbawa po siya nagbenta. Pag nagbenta po siya, mayroon kang 10%. 10 pesos. Pero dahil po, direct referral mo po siya, additional 5%. So, meron pa po 20 pesos. Ang liit pa rin. 20 pesos lang. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba nagbenta? Hindi. Mapupulot niyo po ba ito sa kalsada? Hindi. Sino po siguro, $1, no? Pero sa Pilipinas, hindi niyo po mapupulot ito. Okay? Paano po kung ito mga nagbenta? O lang, 10 po sa members nyo, nagbenta. O di may 10 po kayo dito, hanggang dito po may 10 piso kayo. So magkano po lahat? 100. O may 110 po kayo, kasi ito? Plus. Isang sequence po, isang complete lang po yan. E pero paano pag nagbumili po ng white light? Yung white light po malaki, 400 points. O, white light, 400. O, sorry, 400. Times 5%? 20 pesos. And then, direct referral? 40. Plus 20. Oh, masama pa na yung 40 pesos? Ha? Oy. Yes! Okay, masarap na magpabenta? Yes! Oh, ano, encourage nyo po magbenta? Magbenta yung mga members nyo. Meron po kasi mga upline po, ano magbenta? Ano makita dyan? Okay? Kailangan po, encourage nyo din po silang magbenta. Kasi, natotoo lang po yung mga apply natin, sina Ups Norman, ang lalaki po nakita nila sa yung level pala. Okay? So? Sunod po. Ayan. Positional points. Mamaya na po, i-elaborate ko pa po more yung ano. Yung positional points, okay, ito, madali na pong ano to, madali na pong i-explain. Kasi po, dito kasi nag-aano talaga tayo na gusto natin maging SE, maging GE. Okay, yung positional points po, eto na yan. Okay, pag C24-7, 0.2. Pag complete, 0.1667. Okay? So, halimbawa, gusto mag-SE, bagong member. Sino bagong member dito? Bagong member. Ayun. Gusto mo na mag-SE? Sino apply mo? Nasaan apply mo pala? Sa Pinas po. Sa Pinas po. Sabihin mo sa apply, gusto ko po mag-SE. Sino nagsabi? Si Adrian lang po mag-SE daw ako. Pero kailangan niyo po mag-SE. Okay? Halimbawa, dahil Pinas ka, para madali na lang, no? Dahil Pinas ka, gusto mo maging silver executive. Okay? Ang 1 point, for the sake of C24-7, ang isang C24-7, ilang points? 2. Okay? Para maging 1 point, ilang box? Kailangan mo na 5 box para maging
1 point. Eh, ang kailangan ng silver executive is 10 points, di ba? So, ilang box ang kailangan ibenta? 50. 50. 50 box equals 10 points. Okay? So, ito po yan. Ito po yung positional points. Okay? So, sa mga nasa Pilipinas po, encourage nyo po sila magbenta. Kasi bakit tumataas po kayo ng to? Ito nga po, yung balik po ulit dito. Balik po ulit dito. Ayan po. Actually, hindi na po siya nagbebenta. Hindi na rin po siya gumagalaw. May 51 na lang siya, Gina. Siguro pag naging Gina, gagalaw na yan. Okay, ganaw ko na Gina na. Okay? So, nandito po lahat. Okay, mamaya, explain ko po dito, Silver Executive, Global Ambassador. So, meron, again, may question po sa binary commission and positional points. Sige po. Iba po yung positional is downline. Yes po. Paano po pag yung downline mo is hindi mo siya direct? May points ka rin ba? Okay po, sige po. Maganda po yung question. Palapakan po natin. Okay. Meron pong question. Si... Ito po ikaw, halimbawa, no? Meron kang direct, meron kang member dito si B, meron kang member dito si C, member dito si D. Okay? Halimbawa po si A, ikaw ang sponsor, ikaw ang upline. Si C, ganun din. Ikaw ang sponsor, ikaw ang upline. Kaya lang si D, ang sponsor, yung upline mo. In-spill over lang sa'yo. Pero again, ikaw yung downline. Okay? Halimbawa, si C, nagbenta ng isang C24/7 or isang complete. Meron siyang 0.2. Okay? Si B, dahil siyang sponsor, magkakaroon din siya ng 0.2. Okay? E then ikaw, magkakaroon ka ng 0.2. Ito po yung positional points, ha? Okay? Pero pag si D, nakabenta ng isang C24/7, wala kang 0.2, si upline lang. Makabenta siya ng dalawa, 0.4. Sabi naman niyo po, ba't kita tutulungan? Magbenta ka sarili mo. Wrong! Kasi bakit? Meron pa pala tayo Unilevel. Okay? Okay. Sa Unilevel naman po, okay, although hindi ka na dadagdagan ng positional points, sa Unilevel, okay, halimbawa po nakabenta po si D, halimbawa po complete, may 10 pesos. Okay, halimbawa po, itong tatlo, nag-maintain ha. Nag-maintain. Si C, magkakaroon ng 10 pesos. Ikaw, ito 10 pesos. Ikaw may 10 pesos ka din. Okay? Nakuha po sa... Baka, huwag yes. Nyo, hindi kita tutulungan. Balak sa buhay mo. Ikaw lang maging ni EC, ako hindi. Okay lang yun kasi bakit na yun hindi. Pag sa pairing. Yan. Pag sa pairing, ito naman yung natatawag natin. Binary points. Pag sa pairing po, halimbawa po ito ikaw, kahit sino pa yung mga upline mo nito, kahit magtalo na pa yung lahat sa taas, basta po nag, ito po, meron 10, may 10, may 10, may 10, automatic po yan, meron kang 40 dito. Down to the line po. Lahat ng binibenta po dito, makukuha mo po sa binary. Dito lang po, sa positional points lang. At sa stair step. Mamaya po yung stair step. Okay? Alina, ay 1-5. Opo, ito po yung 1-5-1-5. Hindi ko rin. Positional points. Okay. Bigyan natin ng magandang paliwanag para naman. Halimbawa, meron kang 2,400 points dito. Baka, ibig sabihin, may dalawang tao. Dito, meron kang isa, dalawa, tatlo, apat. So, meron kang, ano dito? 4-8. Pero dahil nagpares na, 2-4-4-8, cancel na to, 2-4 na lang to. Okay? Pero mga upline nito, mga nasa taas ha, mga sponsor nito, nasa taas ha. Bumili sila ng tig-isang complete.
binary points. Alam, balik tayo dito. Complete, binary, repeat binary points, 10. Sige na ka. Mamaya na kayo pag-inigyan. So, tigisa. May 10 dito, may 10 dito, may 10 dito, may 10 dito. So, magiging points niyo po sa right, magiging 2, 4, 4, 8. Kasi po, nadagdagan ka ng 4 binary points. 4. Okay? So, halimbawa naman, ito, nagbenta ng 120 bucks ng secret ng complete. Talagang gusto niya ano eh. Gusto niya makapag-pairing. Hindi siya makapag-recruit eh. Binili niya na lang. O, times mo yan sa 10, 1,200, magpaparas na po yan. At pag nagparas po yan, may $45. 1,500. Okay, or 1,500. Ang matitira, 1,240. Yan. Okay? Kaya po, encourage niya po yung mga members niyo po na bumili. Kasi ang minsan po, ang nakikita-kitaan lang natin, pairing lang. Pero hindi po natin nakikita sa dami ng binibili po nila, nadadagdagan po yan. So, kaya nga po nandito, no? Okay. Kaya po nga si Lorena, no? May po tayo, 2, 3, 4, 6, 2, 7. Ibig sabihin po kasi bumibili na muna. Okay? Any question po? O, hindi naintindihan. Okay ba? Naintindihan? Okay. So, sunod. Genealogy. Ito, marami po dito. Hindi rin nakakalam ng genealogy. Okay? Ulitin ko po ulit. Yung drop down po, no? Yung drop down. Yung nandito po sa may taas. Na kapag kilit nyo po yan, ito po yung magiging option. Isa-isahin po natin. Okay? Una muna yung genealogy. Okay? Kung gusto nyo po makita yung structure nyo, pumunta po kayo sa genealogy. Actually, ang ginagawa po namin para mabaliw po kami, nagpupunta po kami sa genealogy. Kahit walang pay nung una, punta kami sa genealogy, makita namin yung account namin. Lagyan po lang ng dalawa to. Ako sa dalawa to, may 1,500 na. Okay? I-exercise nyo po na lagi nyo titignan yung genealogy nyo. So, parang tinitingnan nyo yung vision board. Na pag, ano kaya meron akong 20 dito, tapos 20. Kita ko, na-excite ka. Okay? Actually, then again po ulit, bakit po kami nababaliw sa Indoval? It's because alam po namin kung paano kumita. Kaya po namin na-explain yung DTC para alam nyo po kung paano kayo kumita. At pag alam nyo po kung paano kumita, may excite po kayo. Meron nga po akong member, okay, nag 7 accounts po siya, isang baksakan, pero hindi niya po alam kung paano kumita. Ang alam niya lang, basta nag 7 accounts siya, yayaman siya. Seryoso po yun, taga-Riyadh. Sabi, ba't ka ba ng 7 accounts? Sabi kasi pag ng 7 accounts, yayaman. So, ano pa, basta daw mag-recruit, yayaman. Pero hindi niya alam kung paano yung pairing, points. Pero nung naintindihan niya, lalo po siyang nabaliw. Okay? So, again, genealogy. So, makikita niyo po dito, okay? Makikita niyo po dito kung ilan po yung account niyo. Example ko po, another na naman, Sandra Rances. Okay? Isang pulog na naman po. Kaya kinukuha ko yung example. Kasi parang sa akin, sinesend ko yung message, baka marinig nila eh. No? Okay. So dito, makikita nyo yung structure nyo. Okay, number one, account niya. Number two, account niya. Number three, yung mga members niya. Okay, sa bagong DTC po, yung mga blanco po, pag kinlik mo yan, may lalabas po na registered account. Pero pag hindi mo po ito isa, makikita po nyo yung profile. Kung naglagay po sila ng picture, lalabas po yan dito. Okay? Kaya lang, upsi may 494 na ako, pero hindi ko naman makita. Nasaan na yung iba? Ang gagawin nyo po, ikiklik nyo po yan para bumaba sa next page. Ayun. Sino? Ay, ikaw. Okay? Ikiklik mo yun, ha? Wala na ako makita, nasaan na yung ibang members ko. Yung bago, ikiklik mo yan hanggang bumaba. Eh paano ngayon, 494, inang click yan. Ang dami bago matapos. Para po mas madali, alamin nyo po yung user ID, yung SMG, ilagay nyo po dito. Tapos pag sinerge nyo po, lalabas po yan dito yung on top, siya po yung nasa takas. Tapos makikita nyo po yung genealogy niya.
Okay? So, kung gusto nyo makita yung genealogy ng members nyo sa baba, gumagalaw ba talaga itong member? Patingnan ko ka. Pagkita mo, walang laman. Tawagan mo ngayon. Okay? Yan pa rin, hindi nagbabago. Okay? Hindi makikita. Good question po, no? Good note po. Ang apply po, pwede nilang ma-view yung pababa nyo. Sa taas, hindi na. Yes. No. Kung gusto nyo po ma-view yung sa taas, sabihin nyo po kayo, apply. Apply, tayraman lang ano mo. May titignan lang ako. Okay. Bumabahit si apply, kung open book siya. Okay. Meron po sa Pilipinas, no, mga top earner po, minsan binibigay po nila. Ganun po sila mambaliw. Bigyan ko po kayo yung example, si Sir Carlo Benaventura. Pinakita niya po yung account niya. Binigay pa sa amin yung ano, yung password. Kasi bakit? Kahit ano naman gawin namin, sa kanya pa rin yun. So nakita namin, ang dami. Okay? So, pwede niyo po nung i-request. Any question po sa genealogy? Pangalawa po, mas maganda para mabaliw po kayo sa genealogy. Makita niyo po kung ilan yung nasa left niyo at nasa right. Bigyan mo kayo ng example para malaman niyo kung yung kinita niyo. Merong 400, dito medyo ako nahihirapan mag-explain online eh, no? Meron ka sa left na 494, meron kang 3 sa kanan. Ilang pares meron? Tatlo. Ilan po? Tatlo. Tatlo? Hindi na lang, tama po ba? Kasi medyo yung iba po. Ito po madalas po kasi ang ina-expect natin sa mga members natin, once na nag-join, naiintindihan na nila agad yung billing. Okay, meron nga po akong isang member talaga, dumugo-ilugo. Kakaganon po, naiinis na talaga. Kasi bakit po, sabi ko sa kanya, meron kang 10 sa kanan, meron kang 10 sa kanan, kaliwa. Ilang pares? 20. Tawa mo, ulitin ko ha, may 10 sa kaliwa, may 10 sa kanan. Ilan ang meron ka? 20 kasi. Ulitin ko na lang, baguhin ko, may 10 lalaki sa kaliwa, may 10 babae sa kanan, kailangan mo ng couple. Ilang couple meron ka? 20 pa rin ang sagot. Anong ginawa ko? Sinurat ko na. Okay? Para madali po, no? Para madali po. Ito ulit. 494. Tapos dito, tatlo. Magbase po kayo sa pinakamababa. Kung ilan po yung pinakamababa, yun po yung number of pairs nyo. Kasi bakit? 494 po ito, tatlo to. Ibig sabihin, meron kang tatlong tao dito na pares sa dalawa. Okay, kaya po, 100 yan. Alam ka naman, magbilog-bilog ka ng 100. Okay, so again, kung sino yung pinaka-ilan, yung pinaka-konte, yun yung number of pairs nyo. So ilan pairs? 3 times 45? 135. Oh, gawin na lang natin 1515. Oh, 3 times 15? 45. Oh, diba? Bilis, 45. Okay? So, malalaman nyo yung kinita ng downline nyo or nyo, ito, magkano na ba kita ko? 45. Or $45. Okay? So, kung gusto nyo i-view yung earnings ng members nyo, pwede. Halimbawa, meron po kayong napakagaling na downline. Agila nyo. So, tingnan nyo kung magkano yung kinita. Kasi, kadalasan po, minsan may encourage ka sa sipag ng members mo. Minsan din kasi, mas malaki yung kinikita ng downline. Tama po ba? Yes. Okay? Tingnan nyo ngayon kung magkano kita niya. Diba, kung kinukindik mo, meron siyang 100 sa kaliwa, meron 100 sa kanan. Dami nila pala. Magbubutihan ko pa. Okay, so yun po yung ginagawa natin. Okay? Any question po sa genealogy? Nana? Next po, stair-step bonus. Okay? Again, pag kinlik nyo po yung stair-step bonus, ganito po yung lalabas. Pero kung wala naman kayong, kung di naman kayo, kung distributor pa lang kayo, wala pong ganito. E paano po yung SE na ako, wala pa rin ganito. E baka naman walang bumibili na downline. Okay? Again, yung stair-step po, kapag SE, 10%. Kapag GE, 20%. Kapag Global Ambassador, 30%.
Yan. Tandaan niyo po ito, ha? Okay. So, paano po ba ito? Question po. Halimbawa po, ito ikaw ulit. Meron pong bumili ng... Kunyari po, ikaw i-SE na. SE ka na po, ha? Isang member mo dito, saka ito, bumili po ulit ng complete. Complete. Okay, magkano yung commissional points ng complete? 200. Commissional points po ito, ha? Okay? Dahil po ikaw ay SE, ilang percent? Times 10%. So, meron kang 20 pesos. Okay, isang complete. Eh, ito po, bumili din ng isang complete. Dahil downline mo din po ito. 200 times 10%, 20 pesos. Magre-reflect po yan dito po. Actually, hindi nyo po makikita lahat. Ang makikita nyo lang po, yung direct nyo. Ulitin ko po. Halimbawa, ito po si ano, si, ito po, halimbawa po sila, si Lucky. Marami po siyang member. Bumibili po lahat ng members niya. Ang magre-reflect lang po dito sa stair step nyo, si Lucky lang po. Accumulated na. Hindi na po iisa-isahin. Unlike po sa Unilever, makikita nyo po lahat ng bumibili. Okay? Titingo po. Ang makikita nyo lang po dito, yung direct referral nyo. Direct referral pababa. Okay? So, may question kanina, di ba? Ano ba yung points kapag naaakyat sa'yo? Kapag hindi direct sa'yo? Okay? Isa po yung stair step na kapag hindi po kayo direct referral, hindi po mapupunta sa inyo. Okay? Personal points, group points, commission. Dito nyo po makikita. So, makikita nyo dito, 29.69. Ayan, liit naman. Again po, this is Singapore account. So, 30 times 33. 1,000. Imagine nyo po, 1,000. Wala ka pang nagawa. Okay? Paano pa sinaap si Lito, sinaap si Norman? Lalaki na po ng mga stair step niya. Oh, SE pa lang to. Gawin kong global ambassador. O, sino gusto maging global ambassador dito? Amen! Ayun naman. Amen! Dahil naging global ambassador ka, meron kang bagong direct. Halimbawa, bagong direct mo ito si Lucky. Okay? Ilang percent ng global ambassador? 30%. Eh, dahil ito pangalawa, ng benta din. 30%. Magkano? 60 pesos. So imagine nyo dyan. Naging global ambassador ka lang, bumili lang ng isang C24, ng isang hotel, may 60 pesos ka lang. Eh paano kung saan po ang binili? 600. Eh di ba pag global ambassador ka, napakadami mong downline. So ibig sabihin, yung stair step nila, napakalaki na. Okay? Sabay ko na yung Unilever. Okay lang ba? Yes. Eto, ano pa lang to? Stair step. Dito ka ngayon bumindang sa Unilever. Sa Unilever, dalawa lang naman po yan, 10% and 5%. Pag direct referral, 10%. Pag indirect, 5%. Okay. So, halimbawa po, no, global ambassador na, tanggalin ko na lang to para isa lang. Halimbawa po, si Lucky, bumili ng isang complete. Meron ka po, kita na, stair step na, 60 pesos. Okay? Yun po sa stair step. Sa Unilever naman, dahil direct po si Lucky, may additional po akong 200 times 10%. Meron akong additional na 20 pesos. So, ang total na kinita ko, dahil sa pambili niya ng isang complete, 80 pesos. So, sino ngayon gusto maging global ambassador dito? Yes! Kaya malalaki po natin kita ng global ambassador. Okay? So, palakpakan nyo naman yan! Any question po sa stair step? Dagdagan ko na rin po, ha? Baka naman kasi sabi ni Apsi, Adrian,
Basta daw naging global ambassador na or naging ST, may kita na. Okay? Halimbawa po ito ikaw. A. S, ikaw po. Yung direct referral mo, si B, direct referral, S, I din. Okay? Baka po naging, tapos ito mga to, hindi po, then ano na lang to? Distributor na lang to. Okay? Nagbenta ngayon si direct referral mo ng isang complete. Okay? May nagbenta na isang complete, naghihintay ka sa step mo, walang kita. Kasi bakit? SE ka 10%, SE din siya 10%. Pag minus niyo po yan, 0%. Wala kang commission. Okay? Sabihin mo, Apsi, tawagan mo nga si Apsi Adrian, SE naman ako, wala kang kita. Dapat maging G ka para maging 20%. Yung iba po kasi inaasa sa downline. Basta naging SE yung downline ko, ay sila rin ako. Hintayin ko na lang siya magbenta para pag nag-GE ako, GE siya, GE din ako. Yun nga lang, siya lang yung kumikita. Kasi bakit? Dito niya makukuha yung stair step. Siya yung kumikita. Kung baga dito, sa lana. Ha? Sa lana hanggang dito lang. Ikaw wala na. Unilevel ka lang. Okay? So again, kaya nga kailangan, meron ka rin personal reorder. Okay, para tumaas kayo. Minsan kasi, sa nagsisimula po, di ba nagtutulungan para maging SE? Yes. Sa nagsisimula po yon. Pero, in order for you to grow, dapat mag-target ka din, mag-ano ka din, mag-G ka, mag-reorder ka din ang sarili mo. Okay? Kasi kapag, ang na-experience ko po, pag medyo masyadong tulungan, kadalasan po, halimbawa po, may sakuno, para maging SE yung sa linya ko, tulong-tulungan tayo. Kaya lang po, sino po dito, yung na hindi naman active, naging SE, naging active. Wala naman, di ba? Pero may marami po akong kakilala from dito sa Singapore, mag-isa lang siyang SE, matagal niyang ginawa, 6 months, bago maging SE. Pero grabe naman ang galing. Kasi bakit? Tinrabaho niya mag-isa. Okay, kaya yung mga downline niya, kumikita ko siya. Okay? Sunod, recruitments. Actually, wala po akong example ng recruitments kasi may bago, ina-upgrade po yata yung ano, yung system. Nandiyan. Ha? Nandiyan. Hindi. Yung iba nila yung hindi. Tinry ko po, kaya lang wala eh. Tinry ko? Pwede. Oo. Ito, alas 12 ito. Ito, 11:30. Ah, dapat 11:30. Ito, ito lang yung date. Ah, okay. Kung gusto mong makita, ilalagay mo lang siya. Kanyari, date na yun. Oo. At date pa rin yun, ngayong araw na ito, ito malalagay. Kasi ang ginawa ko po, ano eh, December 3 to December, February 14, ano lalabas. So ano yun lang natin, change lang natin yung time. So pero dito, lahat ng mga members mo, makikita mo yung recruitments, yung mga bagong recruitment. Yung bagong. Yan, makikita nyo lahat. Mabawa, hindi ka naman nagre-recruit, pero yung members mo nagre-recruit, makikita nyo po dito. Okay? Sunod, Unilevel. Yan. Ang maganda po sa Unilevel, makikita nyo po kung sino po yung nagbebenta talaga. At makikita nyo po kung anong level. Ito po again, Singapore account po ito. Kaya po, 0.09 lang, ayan, 1.35, 1.35, 0.54. Pero ang makagandahan po niyan, kahit hindi ka nagbebenta, kumikita ka sa points nila. Okay? 22.17, Singapore dollars times 33, so around 600 pesos po yan. Imagine nyo po, hindi kayo nagbebenta, kumita kayo 600 pesos. Ang liit, o di ko mali, mag-recruit pa kayo na mag-recruit. Para mas marami pong magbenta. Okay, so ulitin ko po, bakit po ba tayo nagre-recruit? Para po, mas marami pong magbenta sa ilalim natin. Okay? Then dito po, makikita nyo po, kung gusto nyo tingnan, yung last month, no, yung last month na Unilevel income nyo po, ikip-keep nyo lang po ito. February, gawin nyo po January. Okay? Sunod, transaction. Ito na po yung transaction nyo. Dito nyo makikita yung pairing bonus, yung Unilevel bonus, stair step bonus, okay? Tsaka yung withdrawal, yung ano, yung encashment. Okay? So dito nakita, meron siyang pairing 51, 52, 53, 54. Per commission, 1-5, 1-5, 1-5. Okay? So pagdating ng pip number 55, magiging GC. So makikita mo, baka kasi hindi tinitingnan to,
nag-encode, naghihintay ng 1-5. Kapsi, in-encode mo ba talaga? Hindi mo ma-encode, wala akong kita. Okay? Tingnan mo ngayon sa transaction. Baka naman naging GC. Ah, ganun pala yun. May GC pala. Okay? So, dito nyo din makikita, pag nag-encashment kayo, makikita nyo po dito. Tapos, pag may pumasok na Unilevel every 15 of the month, makikita nyo po dito kung magkano kinita nyo. So, lahat po dito sa transaction. Encashment. Napansin ko po, ang Singapore account po, walang bangko ATM ID. Pero sa Pinas account po, merong bangko ATM ID. Meron po tatlong option. Sa Singapore account po, dalawang option lang, bank or check. Kasi yung bank po natin is BDO nga. Yung bank po kasi is for Philippines, no? So, dito, makikita mo, mag-withdraw ka. Oh, pero dahil zero, ano may withdrawin? Walang may withdrawin na. Kapsi, yun ba yung cashment? Hindi ko naman magawa. Wala naman yata kwenta to. Yung zero kasi, no? Dapat may lamang po yan, ha? Okay? So, pag ngayon, dito nyo rin makikita yung encashment. So, dito, mapapansin nyo dito, ang ano po, mapapansin nyo, kapag itong sharp sign na to, pinachecky po yan. Pag ito po, account number pinabank po yan. Okay? So, makikita nyo dito, gross, 2502 yung net, yung minus 10% tax. Then, since Philippine account po, may 10% tax. Kaya, sino Philippine account dito? May 10% tax. Sa Singapore, wala! Bawa, kung isa kayo 100,000, magkano kikita? Bawasan yung 50 pesos. Okay, ito yung 50 pesos, transaction fee. Pero again, 100,000 pa rin yun. Yes! Okay? Naingit sila, oh. Example nga, paano kung kumikita ka na ng 1 million? Wow. Magkano 10% ng 1 million? 100,000. Sayan na, pang down na yun ang sasakyan, no? 100,000. Pang government yun. Pang government yun. Pero sa taga-Singapore, ano pa sila po? Mukuha ka ng Singapore. Joke na joke. Kasi nagpapanood ko sa amin. Apo? Pag na-receive mo na po yung ATM mo po, okay na po yun. Okay na. Kaso, ang gusto ko lang is, i-open ko yung ATM, right? Apo? And then, ano makikita ko sa web page ko kung okay na yung ATM? Kasi nagkapadwe sa price. Hindi nyo po malalaman dito kung okay na po yung ATM nyo. Malalaman nyo lang po na okay na ATM nyo once na na-receive nyo po yung ATM. Link na po yun na pangalit. Okay. Sige po. Message doon na sa mga pagkakasama. Kasi, may pera na yung pera. Kasi, may pera na yung pera.
Ah, sige po, ganito na lang po. I-address ko po yung question nyo later po. Okay? One-on-one po kayo. Okay? Okay lang? Siso? Okay, question siya. Kapag in-class pa, masisiro. Okay na. Ano na lang natin? Okay na? Ah, sige po. Kasi wala kami nung one week again. Ah, sige po. Kami na lang mag-one. Ah, kaya po. Masisiro. Okay? Again, kung meron po kayong 10,000 pesos, syempre kung ang 5,000 lang po yung withdraw nyo, may matitira po 5,000. So, depende po sa inyo kung magkano po yung gusto nyo withdraw. Okay? Meron po kasi pautay-utay po yung withdraw para every week may ano, may kita na lang ako sa aim. Okay? Any question po? Cashman? Ayan, GC. Okay, so, marami pong hindi nakakalam na kapag fifth pair po may GC. Okay? Again, i-explain nyo po ito ha. Baka kasi na-explain lang natin, 1515, nakasampu na siya, bakit daw wala siyang 15,000? Ba't 12,000 lang? Okay? Scam daw ang global kasi sabi, every pairing. Kasi every fifth pair po, linin ko, every fifth pair, product po, GC. Sa Singapore po, meron po tayong 10 cycle. Para number one po yata is Polydus, second cycle is complete, perfect white, white light, complete ulit, then feminine wash, yun po. Sa Philippine account po, medyo naiinit ako kasi maganda po yung GC nila, may Sodexo, may Restore Light. Yun nga lang, since nandito po kayo sa Singapore, hindi nyo po ka kukuha yung Sodexo dito. Meron na po. Pero doon po yun lang sa Pilipinas. O yun, yun din sa Pilipinas. Okay? Meron po tayong, dito po halimbawa po, may GC po kayo, lima. Kung gusto nyo pong isa lang po. Pero again, meron pa rin po siyang positional points. Pwede nyo ilagay sa left or sa right nyo. Then, makikita nyo po dito kung ano po yung nakuha nyong product. Then, ito po yung ticket number. Okay? Kapag naka-green po, ibig sabihin po yung na-claim nyo na. Pag naka-red, hindi nyo pa na-claim. So, dito po sa Singapore, yung mga Philippine account, pwede nyo pong i-claim dito yung mga product lang po na meron. Halimbawa po, ito, may white light kayo, may perfect white po kayo, pwede nyo pong i-claim. Pero kung ang product na nakuha nyo is may choco, live coffee, hindi po pwede dito. Iintayin nyo po talaga yon sa Pilipinas. Okay? So, wala naman po. Kasi pwede naman kasi ginagawa po namin, pwede rin tong maintenance point. Okay? 2GC, equivalent po yan sa 0.3334. Ito po yung maintenance natin, mamaya po atakay natin. Okay? So, kung mas maraming GC, ibig sabihin mas maraming pairing. Okay po, ito po yung bago, Timekeepers Club. Okay, dahil wala pang pairing, wala pang GC, wala pang ano. So pag kinlink mo yan, ito lalabas. I-convert mo, okay? Meron po nakalagay yung bago, no? Sino na nakabasa nito? Ako no, actually, 10 GC. Ibig sabihin, 10 GC. Ginawa ko 1.5 yung ano, di ba? Parang 10 times 1.5, 15,000. Ang mahal naman ito. Yun yung una ko. Pero nung nabasa ko po ito, may mga privileges po pala. Exclusive mentoring session with the BOT. Ibig sabihin, mapapasama ka sa Timekeeper Club. Kung baga meron tayong Millionaires Club, ikaw is Timekeepers Club. Pag nakasuot ka niya, ibig sabihin, naib mo yung ano, yung Timekeeper Club. Kaya kahit 15,000 pa lang ng ano niyan, kukuhanin natin yan. Kukuhanin ba to? Yes! Mag dito ha, sa Pilipinas ha, baka punta ka kay Apsi Joy. Si Joy! Sabi doon, Adrian, Timekeeper Club. Okay, ano pa? Access to message directly from the BOD. Yan yung mga privilege. Sample new products before it commercially launched. Ito maganda. Kapag Timekeeper Club ka, reserve seats from AIM Global Events. Wow. And guaranteed photo opportunity.
Ah, di ba? Kung sino magpa-picture kay Doc Ed, nasa unahan na kayo niyan. Okay? Get invites to Alive Foundation. Ito maganda po ito. Exclusive po kayong i-invite. No? Kasi kung makikita nyo sa Alive Foundation, more on mga millionaire circle na. No? So kahit hindi ka millionaire circle, pag naka Timekeeper Club ka, pwede ka po ma-invite. A portion of GC, mapupunta po sa Alive Foundation, then free subscription. So paano po makuha to? 10 GC. Iko-convert po yan. Okay, so basahin na lang po natin to. So basta po 10 GC siya. Next, reorder. So pag naglalagay po kayo ng maintenance, dito nyo po makikita yung reorder nyo. Okay, halimbawa po ito, the long C24-7. At ito po, tatlo, kasi points, 10, no? 0.6, seasonal points. E-store, yan. Sino po ang hindi pa masyadong nakakalam sa e-store dito? Alam na po kayo e-store, hindi ko na explain na. Okay, the e-store. Once na bumili ka po ng product, karamihan po sa mga bago, kasi bumili na ang product, wala naman points. Okay? Tandaan nyo po, mapupunta po yan sa e-store nyo. Nang bumili pala, nang bumili. Okay? Halimbawa po, bumili ng 23 bar ng sabon. One white light, one Vaseline, three perfect white. Nandito po siya, naka-impok pa lang siya. Wala pong expiry to. Nasa sa inyo po kung kailan nyo gustong isend. Okay? Halimbawa po, gusto mo sa sarili mo, isend po po left or right. Okay? Kiklik mo po yan left or right. Pero tandaan nyo po, wala pong confirmation na ilalabas to. Once nyo na-press na send, send na po yan. Okay? Paano pwede mag-send ng e-store? Parang ano din po yan, kapag kayo po ang upline, pwede nyo ipasa kahit kanino sa baba nyo. Hindi nyo man direct, or direct nyo, pwede nyo pong ipasa. Pero hindi nyo pwede ipasa sa upline. Okay? Pero again, partner, papasa ko sa'yo. Hindi mo naman binago, sa'yo lang mapupunta yan. Bawa si partner, nagpabili sa'yo, 10 complete. Upline, hindi po ako makakapunta sa office. Pwedeng ibili mo ako ng complete. 60 para maging SE ako. Si upline naman, pumunta sa office. Dahil ginamit niya yung SNG niya, napunta, partner, okay na, nasa akin na. Ipapasa ko na sa'yo. Pinres, 60. Tapos, send. Hindi pinalitan po. Sa inyo napunta, lagod ka ngayon. Ibebenta mo lahat yun. So, tandaan nyo, kuhanin nyo yung user ID ng members nyo na pagsisendan nyo ng product. Tapos, send nyo. Okay, bigyan ko kayo ng link. Halimbawa ito, no? White light. Okay? White light po, sa akin, instead na ipasok ko sa sarili ko, ipinapasok ko sa direct po. Halimbawa po, kay Gina. GE. No? Pag pinasok ko kasi sa akin yan, wala lang. Positional points lang siya. Pero pag pinasok ko po yan sa direct referral ko, halimbawa po, si Lucky ulit ang direct referral ko. One perfect white. White light na lang, white light. 400 yata ang white light. 400. 400. Dahil po ako yung GE, 400 times 20, 80 pesos. Dahil direct referral ko din si, ito po yung sa ano ha, ito po yung sa stair-step. Stair-step bonus. Ito po dahil direct referral ko po si Lucky, additional 10%, kano po? 40 pesos. Ito po ay unilevel bonus. So magkano kinita ko? 120. Imagine nyo po, isang white light lang ako bumili. Kumita na ako kasi naibenta ko pa. Ipinasok ko sa direct referral ko, kikita pa ako ng 120. Yes! So, kung gusto nyo po kumita, pag direct po kayo, pasukan nyo ng points yung direct. Without pauwi, baka naman sabi mo, pinasukan na kita ng points, mag-i-SE ka na. O sige, pasukan mo pa. Hindi nagagalaw yun. Okay? Yun po is, ano lang, maximize your income lang naman. Okay, one strategy po. Okay? Tapos na, malapit na. Okay. Settings. Okay, kadalasan po, hindi po alam yung settings. Dalawa po ang menu sa settings. One is profile setting. Okay? Kapag bago lang po,
hindi nyo po ma-access yung drop-down menu nyo kasi hindi po siya kompleto. Okay, so ano pong kailangan nyo gawin para ma-access nyo yung drop-down menu? Lagyan nyo po lahat ito ng details. So for me, ang ginagawa ko po para naman hindi ako, ano, hindi na ako mangulit, ano bang number ni, ano, itong taong to, ano bang Facebook niya, ano Twitter niya, bago mo matapos matagal. So ang ginagawa ko na lang po, nilalagyan ko na lang ng MA. Pwede naman din kasi palitan yan. Maliwama, in-over mo na yan. Mapalitan mo lang, ano, sis, palitan mo na lang ng mobile number mo. Siya na mag-fill up. Okay? So, email address, binura ko lang for ano. Then, about me, yeah, power. Tapos, once na makumpleto mo to, lalabas na yung drop-down menu, yung kumpletong ganito. Pag hindi nyo po kasi kinumpleto to, ano lang to, dashboard, settings, logout lang. Pero once makumpleto mo to, lalabas po ito lahat. Okay? Pangalawa, change password. Okay? Ano po? Lagi nag-change password is for security purpose po. Okay? Marami po kasing, alam nyo, yung mga dummy account na hindi na nagagamit. Ibig sabihin, once yung dummy account po hindi na-change password, ibig sabihin, talagang dummy account siya. So, ang ginagawa, ang technique ko lang po, ano, kadalasan po, may magre-reklamo po sa inyo, absi, hindi ko na po mabuksan. Bakit? Nagpalit kasi ako ng password. O, pag nagpalit ng password, makalimutan, ano gagawin? Mag-email sa inyo global. Password retrieval. So, ano ba gagawin? Kulimbawa po, ang password mo, 123456. Kulimbawa po, ito yung password mo. To change password, madali lang po, gawin mo na lang 123456. O kung ang pangalan mo, Andrian, ang password mo, Andrian, o gawin mo lang, dagdagan mo lang ng 1. Pero ang ginagawa ko po, binabalik ko sa original. Okay, nabawa po, Andrian, nabalik ko dito. Andrian 1. Tapos, i-save changes na. Para hindi ako, para hindi malito, ibabalik ko ulit ito. All password, Andrian 1, tapos Andrian, save. Tapos. Okay? I-practice nyo po yan sa mga members nyo kasi mahirap po yung palit na password, nakakalimutan. Lalo na kapag nagtatrabaho. Lalo na, ito yung Chinese New Year, ang dami nagreklamo. Nakalimutan nila yung password nila dahil nila trabaho eh. Nakalimutan ko na yung trabaho ko sa dahil na ginawa. Okay? Then lastly, yung logout. Okay, logout nyo po. Kung kayo nakiki-ano lang, kung kayo nakiki-internet lang, logout nyo. O baka paglaruan nyo nung ano, nung member nyo, ano nyo. Okay? Maintenance points, yan. Sino po nagme-maintain dito every month? Grato kayo, ha? Okay, so sa akin po, ginagawa ko rin practice, kahit bago pa lang po, okay, kahit bago pa lang po, pa-maintenance nyo na every month. Kumbaga, kung ano yung nakasanayan niya, yun na yung gagawin niya paulit-ulit. Nasabihin kasi, huwag ka muna mag-maintenance points, partner. Bakit? Wala pa namang na-downline eh. Saka na lang mag-maintenance kapag may downline ka na. Okay? So for me po, kailangan mag-maintenance na simula pa lang. Once na na-encode po today, this month, okay, may maintenance points na po yun. On the next month, i-ano nyo na po sa kanya, i-push nyo siya na mag-maintenance point. Para yung pag-maintenance niya po, habit na. No? Hindi nyo na pipilitin. Okay? So dito nakalagay 0.334. Okay? Or equivalent nyo ng dalawang complete, dalawang GC, or any kind of product na minimix nyo, basta umabot ng 0.334. Okay? Yung unilevel po at stair step, baka nag-expect kayo, sabi na si Adrian, basta may bumili sa ilalim, may unilevel and stair step, kailangan po magkaroon kayo ng maintenance. Kasi kung wala pong maintenance points, wala po kayong makukuhang stair step at unilevel. Ulitin ko po, pag hindi po kayo nag-maintenance points, wala po kayong makukuhang unilevel at stair step. Okay? Then, yung commission po ng unilevel at ng stair step, mabibigay po yan sa 15 of the month. Okay, baka sabihin naman, kailan ba? Ngayon, hindi ko pa nakukuha. Okay, halimbawa,
Doon ako ngayon, February 14. Masaya bukas. Yung bakit masaya bukas? Makukuha yung Unilevel and ano. Okay, kasi po, from January 1 to January 31, dapat po, within this period, nag-maintenance po kayo ng 0.334. Yan. Para pagdating po ng February 1 onwards, lahat po ng product reorder, magkakaroon po kayo ng Unilevel and stress-test bonus. Ito pong minaintain nyo ng January 1 to 31, mag-start pa lang po kayong kumita ng Unilevel February. On the next month po. Baka naman kasi, Kapsi, nag-maintain na ako ng January 1. Ay, bumibili sa akin 2, 3, 4, hanggang ano, wala akong kinikita. Tandaan nyo po, one month before, dapat nag-maintain ka. Okay? At pagdating ng February 15, okay, wag po kayo mag-expect ng from February 1 to 14, makukuha nyo yung kita nyo February 15. Ang makukuha po sa February 15, kung ano po yung reorder ng January, on the next month naman po ibibigay. Kaya po, yung bukas, nakikita ng Unilevel at Stairstep, ito po yung mga product reorder from January 1 to 31. Naiintindihan po? Yes! Okay, so, maintenance points. Ito po yung mas maganda. Sumunod. Maintenance points. Balik ko lang po ulit sa maintenance point. Ito po na-explain ko na kanina. No? So, ayan po, pag naka-red, wala pa. Okay, so, dito makikita FSC. Okay. Yan, flowback points. Okay. So, meron pong additional. First, double maintenance. Instead na 0.334, gawin mo pong doble. Okay? Hindi po pwedeng puro GC. Dapat dalawang GC, saka dalawang or cash or product reorder. Okay? From that, magkakaroon ka po ng additional 20% commission. Additional 20%. Okay? Pag triple naman, what point? Ibig sabihin, anim na complete. Kakaroon ka na 30%. Okay? So, bigyan ko po ulit kayo ng tip. No? Actually, yung flowback points po, mas maganda po yan sa mga marami ng members or yung maximize na yung kitaan. Pero sa mga 1 year, 2 years pa lang, no? Ito po ang tip ko sa inyo. Pero, again, it's up to your upline kung ano ha, kung ano yung i-ano po sa inyo yung advice. But for me, this is my advice po. Halimbawa po, ito po ako, Adrian. Meron po ako dito 800 members. Sample po. Instead po na mag-triple maintenance ako, 6 boxes. Halimbawa, 6 boxes po ang kinita ko sa Unilevel at Stairstep. Kung sabihin na natin, $100. Or pag nag-triple maintenance ako, additional 30%, so siguro 130, no? 130 makukuha ko. Kasi may 30%. Pero ang ginagawa ko po, instead na mag-triple maintenance po ako, ginagawa ko na lang, 2 bucks po dito, 2 bucks dito, 2 bucks dito. Dahil may kinita kong 100, may kikitain kong 100, may kikitain kong 100, ang total po kong kikitain, 300 SGB. Nakawa po. Again ha, ito po ay depende sa upline nyo. Ito is my, ano lang, is my diskarte. Meron po kasi kaming mga upline sa taas po namin, na mga global ambassador na po, tulog na. Oo. Kasi bakit po, nadamay lang naman sila ng global ambassador. So, ang ginagawa po namin to help our network, minamessage po namin sila, upline, gusto mo pa bang maging global? Eh, okay. Pwede po bang makuha ko na lang yung account mo, mag-maintain na lang kami. Kasi bakit? Kumikita po yung isa po naming upline, kumikita ng 200 SGD Unilevel and Stairstep. Okay? Libis po. Ayusin ko po. Ito po yung aking upline. Okay? Nandito po ako. Nandyan. Ito pong upline ko, kumikita po yan ng $200 sa Unilevel and Stairstep every month. Alam niyo na ko ah.
Pero may apply pa siyang isa. Tulog na lang. Ito, tulog. So, ginising namin, ayaw talaga magising. Sabi na lang namin, amin na lang yung account. Pero eh siya, tatlo account niya. So, anong ginawa po namin? Applying kami na lang po ang maintenance sa'yo. Okay lang po ba? Para yung kikitain ito, tulong sa grupo. Kumain naman siya. So, anong ginawa namin? Ang pumunan lang po namin, complete is $35. Nagpunan lang po kami ng $70. Kasi bakit? Dalawa complete? Diba yan yung maintenance? Okay? So, pag binenta namin to, mayroon kami $90. So, kumita pa kami. Nakita namin is $60. Okay? Dahil po ito ay nag-maintain. Ito rin po, nakita siya ng 200. So, kinita po nitong tulog, 600. Hindi po namin sinasabi kasi pag nalaman niya yan, pukunin niya. Okay. So, 660 ang kinita. Tulog. Anong ginawa? Nag-maintain lang. Okay. Pero magiging habit niyo po ang maintain ng point kapag nagsisimula pa lang. Pero pag hindi niyo po ginawa habit, medyo matatagal. So imagine $660 maintenance lang. May ipon niya. Nakuha po ba? Yes! Okay? Ayan, alam mo ba, na pwede kang kumita ng less than 30K kapag na-push mo ang downlines mo. Okay, so ito, computation na lang ito ni Apps Norman. Okay, basahin nyo na lang po siya. Pero again, kapag meron po kayong maintenance, meron po kayong 24,000 na yan. Okay? Maraming salamat po, pero again, bago po matapos, meron lang po tayong konting update sa InWorld. Okay? So, mamaya